po natin mga kabayan kung Filipino-Chinese, Chityam Kong Itsun, Kong Ithun, 7:01 ng umaga, bawat anggulo, bubusisiin lahat ng panig o sisain, ilalahad sa publiko, punto par punto. Mga kapamilya, kayo po ba ay kontento sa mga aksyon ng pamahalaan sa tumitinding media killing sa ating bansa? Makakabiling po natin dito sa studio ang tagapagsalita ng Philippine National Police, si Chief Superintendent Ruben Theodore Sindak. General, umagang kay ganda po sa inyo. Umagang kay ganda salamat sa iyo, Anthony. Salamat po sa pagpapaulak niyo sa aming imbitasyon. Salamat din. At andito rin po ang Vice President at Director din. Director. Pinromote ko na. Director po ng National Press Club, si Kabayang Joel Ego. Joel, umagang kay ganda sa iyo. Yes, umagang kay ganda, Ano nang latest, Joel, dun sa balita dun sa pamilya nitong si Rubia Garcia? Well, ngayon, as of yesterday, no, ito nga pinag-usapan namin ni General Sinda kanina, yung tinuturong suspect doon sa pagpatay, dahil ito yung pangalan na naibulalas ni Ate Ruby bago siya malagutan ng hininga, si Superintendent Conrado Villanueva ay na isa ilalim na sa administrative relief, no? So, yung happy ng Tansa, Cavite Police Station. Joel, pakikwenta mo nga sa amin, paano ba nasabi ni Ruby Garcia, kanino ba niya nasabi ang pangalan ni Colonel Garcia para maging batayan ito sa isang relief? Ang ayon sa pamilya, dun sa anak na si Tristan, okay. So nakausap din siya ng mga opisyal ng National Press Club, matapos barilin tong kanyang ina, nung papunta nila sa ospital, siyempre medyo nasa wisyo pa yung nanay, doon niya nabanggit, walang ibang pwedeng gumawa sa akin ito, kundi yun yung binanggit na opisyal. And ang balita namin, ito yung huli niyang nakasagutan. No? So matindi yung naging sagutan nila, nagkaroon sila ng hidwaan ng naturang opisyal ng PNP. General, si Colonel Conrado Villanueva, tama po ba yun na na-relieve siya administratively? Yes, siya po ay kagad na binigyan ng administrative relief ng provincial director ng Cavite PPO, si Police Senior Superintendent Joyet Esquivel. At pinalit muna ang kanyang DPDO, si Police Superintendent Javier, bilang OIC ng Tansa Cavite. Ano po ang batayan nun? Tinitingnan niyo po ba na ebidensya yung parang dying declaration? Ang dying declaration will depend on the appreciation of the court. Ano po? Yun unang-una sa lahat. Pero siyempre, since may mga ganung pagdududa, para magbigay daan sa isang patas na investigasyon, kaagad na inirelieve, or sinabi nga, isinailalim siya sa isang administrative relief. Subalit, hindi nga namin siya tinuturing pang suspect sa ngayon, pero maaari sa atin siyang siguro i-classify as a person of interest. Dahil nga nabanggit ang kanyang personalidad doon sa napaslang na si Rubilita Garcia. Sa pagsisiyasat po nyo initially, meron po bang hidwaan talaga? Although may sinabi si Joel dito na siya yung huling nakasagutan, meron po bang hidwaan si Colonel saka po si Ruby Garcia? Merong mga impormasyon na natanggap ang provincial office ng mga ganon. Nagkasagutan po sila nung mga nakaraang linggo kasi nasa isang meeting po itong si Police Superintendent Villanueva at tila yata hindi naharap kaagad si Rubilita Garcia at ito yata naging isang pinagmula ng kanilang pagpapalitan ng salita. Kausapin niya natin maikli lamang sa telepono si Aling Cecil D. Guzman, kapatid po ni Rubilita Garcia. Aling Cecil, kami po ay nakikiramay sa inyo. Kumusta na po kayo dyan sa Cavite ngayon? Maraming salamat po si Kiramay. Mabuti naman po. Pero ito nagdadalang hospital na pagkamatay ng ati ko. Opo. Opo. Meron pong nirelieve na opisyal. Kayo po ba talagang kumbinsido na ang may kinalaman po dito, ang nasa likod nito, ay si Colonel Villanueva? Sa kailin yung ako ng ati ko, yun lang po yung tao sinabi niya na habang nahatid po sa ospital na nabaril na po siya, yun po yung binanggit niya at sinabi niya sa anak niya na yung taong lang may gawa sa kanya. Opo. Doon po sa mga hindi pa naka-ririnig ng eksaktong kwento ng pagkakapatay sa kapatid niyo, paano nangyari? Tama po ba na pumasok pa sa loob ng bahay yung pong gunman? Opo, pumasok po sa loob ng bahay. Pagkatapos po, ayun, hindi niya kilala nang tiyak ang ate ko, pero may katabi kasi yung ipag ko. At pag yung binanggit niya ang pangalan ng ate ko, sabay lingon sa kanya ng ate ko, at ano yon sabi ng ate ko, sakay baril niya na. Sabi niya dun sa ipag ko, wala, hindi kayo kasali dito, siya lang.
Sabay baril po ng tatlong beses. At tapos binalikan po ulit ng dalawa. Nung nakita niya ang ate ko na gumagalaw pa. Siguro sa inyo, huli na lang po, no? Ano pong masasabi nyo sa aksyon po ng ating mga otoridad sa kaso ng inyong kapatid? Tapos tamad po ako sa kanila. Nakikita ko naman po ang ano, pagtulong nila sa amin. Sa ako, naaksinan po rin ang kapatid ang katulad na po ni Vice, ni Governor at ni Mayor Stratigina at ni Bob. Lemuria at Mayor Regilla na magbibigay po sila ng 100,000 pabuya sa taong makakapagturo ng pinaklang sa ati ko. Apo. Okay, maraming salamat po at tanggapin niyo po muli ang aming pakikiramay, aling Cecil De Guzman, kapatid ni Ruby Garcia. Sabi mo kagabi, pandalawang po ito, Jovel, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Yes. Ayun, tinanong ko kay Cecil, anong nararamdaman ng NPC o dapat maging damdamin ng mga mamamahayag sa nangyayaring ito, 20th case under the current administration? Yes, actually, nung huling pagpupulong namin ng mga opisyal ng NPC, sabi namin, ayaw na namin magbilang. Mm-hmm. So, nakakalungkot na talaga, nakakapagod na. At habang dumadami yung bilang, alam mo yung chilling effect ng culture of impunity na to. Hindi lang naman sa NPC tumatama ito. Opo. Sa lahat sa atin. So, ang kuha namin dito ay siguro panahon na talaga para tuldukan na yung problema ng media killings. Paano ho yun? Anong naiisip nyo? Total, nakikinigan yes. Ating General Sindak. With due respect to General Sindak, alam naman natin, minana lang niya itong problema na ito. Marami ng chief PNP at spokesman ang dumaan. At ito pa rin ang problema ngayon. So, kung matatandaan ninyo nung kaupo pa lamang ang Pangulong Aquino at ka-appoint pa lang ni Justice Secretary De Lima, tumungo doon ang NPC para i-propose ang isang natawag namin noon na super body against media killings. So, siguro, part of the suggestion was to come up with a summit. Lahat ng stakeholders paupuin doon, ano ba talaga ang problema? Isa-isahin yung problema, puntuhin ang gusto, saan nagkukulang, ano ba ang mga preventive measures, etc. And then we can come up with a comprehensive approach to this problem. No? Pero kasi wala, marami ito eh. Pero walang nangyayari? Yes, wala pang nangyayari. And up to now, yung proposal namin, na proposal pa rin, 3 years after, sadly. Ano? Opo. General, kayo po, anong katiyakan? Well, siguro yung assurance and reassurance sa ating mga mamamahayag na well, naka-expose din naman kami sa danger tulad po ng mga pulis. Totoo po yun. Well, unlike sa pulis, meron kaming sandata, ang mamahayag po ay wala. Kaya ito'y malaking concern para sa kapulisan na masolve ka agad at hindi na lumawig pa. Sa pagbibilang ng pulis under Task Force USIG, ito'y tinututukan ang lahat ng media killings. In fact, no less than Secretary Herminio Coloma din po ay nakatutok din dito sa mga pangyayari dito at may mga pag-aaral na rin ginagawa kung paano to talaga matigil itong mga media killings na nga nasasabi. At sana po, ma-arresto po sa lalong madaling panahon. Opo. Meron naman po kami sa talaan namin ng Task Force USIG, may mga arrestado, may convicted din naman ng mga suspect at patuloy pa rin yan ang investigasyon. Opo. General, katuwang niyo po kami sa mga investigasyon niyo. Hindi po tayo magkalaban dito. Opo. Yes, tayo po yung nagtutulungan para po ma-remedyo ng problema. At sisikapin namin makiisa sa inyo naman talaga. Salamat po. Salamat po, General. Meron kayong active gathering? Yes, pumayag na yung pamilya? Sinasabi niyo? Actually, nasa final, papunta pa lang sa final stages ng preparasyon. Kasi sa Monday. Nadadalhin. Yes. So, kasi kung maalala nyo nga, yung Maguindanao Massacre Anniversary, andun si Ruby. So, kasama namin siya nag-torch parade. Kasama siya sa mga naghanap ng justisya para sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. No? And asan siya ngayon? Naging biktima rin siya. So, ang naisip namin, total ito pinaglalaban niya. Siguro by Monday, magdeklara kami ng Black Monday protest, ang National Press Club, pagdating ng Pangulong Benny Antiporda. At balak naming dalhin sa Freedom Bridge, Chino Bridge, sa Menjola, ang mga labinong kasama natin si Ruby para mas maging wake-up call na talaga. At hindi lang wake-up call, talagang lahat ng klaseng alarm. Ay, mapindot na ito. Maiparamdam. Sir, maraming salamat po, Kay Joel. General, mabuhay po kayo. Ang ating pong katanungan, kontento po ba kayo sa aksyon ng pamahalaan sa media killings? Nagsabi ng oo, kontento naman kami, ay 92% at ang nagsabing hindi ay 8%. Mga kapamilya, isa po sa pinakadakila ngunit pinakamapanganib din na profesyon ay ang pagiging mamamahayag. Tulad po ng pulis at sundalo, ang isang paa po ng mamamahayag ay laging nasa hukay habang tinutupad niya ang kanyang tungkulin.
Sa bawat gagawin po namin, eh, may natutuwa, ngunit siguradong meron din pong nagagalit at meron din pong galit na galit. At hindi po kakaunting pagkakataon na ang nagagalit po sa amin ay mga taong nasasagasaan o nasasaktan, lalo na sa aming pangungumentaryo, at karamihan nga po ay meron pang kapangyarihan. Sa napakadaling paraan po ay yung iba umiisip na kami ay tangkaing suhulan. At kung tatanggi, kami po ay sisiraan upang ang aming reputasyon ay dungisan kahit walang katotohanan. Ngunit ang ultimo ay ang kami po ay pisikal na saktan na ang iba'y nagre-resulta pa ng kamatayan. Ang nangyari po kay Ruby Garcia ay kahindik-hindik. E para pasukin ka pa sa loob ng iyong tahanan, ang kapangahasan po ng salarin ay mahirap isalarawan. Naniniwala po tayong nagsisikap naman ang pamahalaan na gawin ang lahat ng magagawa nito para po protektahan ang mga kabilang sa Fourth Estate. Ngunit mananatili pong kwento lang ito kung magbibilang lang tayo ng patay o napapatay na mamamahayag. Makikipagtulungan po kami sa mga otoridad, pero uulitin ko po yung sinabi po ni Joel kanina, mukhang kailangan na pong pindutin ang lahat po ng alarma para po magising ang pinakapinuno po ng bayang ito at sabihin, kailangan namin, gusto namin ng katarungan.